General Trias Cavite. Kwento niya sa kanyang kapatid na si Rolando, mga pulis ang gumawa nito sa kanya. Dinala raw si Ronald at dalawang iba pa sa istasyon ng pulis dahil sa paglabag sa curfew noong May 12. Matapos pagpusyapin, dinala naman daw sila sa madilim na lugar. Dahil daw sa takot, nagpumiglas ang biktima at tumakbo, kaya hinabol ng mga pulis. Ano kasi mga ulo, nagsasaktan mo talaga kami. Paano po ako ano, ano. Ano nga? Wala ko po, ano mo ba? Nakita naman po sa ambulansya. Pinabulaanan nito ng mga pulis. Lasing na lasing daw si Ronald nang sitahin at nang tumakas ay bumangga sa mga nakahilerang motorsiklo. Lumundag pa raw ito sa creek na puro mga bato at basag na bote. At kahit lasing umano, umakyat daw ito sa bubong bago pumasok sa isang bahay. Doon daw ito pinagpapalo ng arnis ng mga nasa loob kaya pumutok ang ulo nito. Ang lasing umano at sugatan ng si Ronald, tumakbo pa rin daw at tumalon pa sa swimming pool na 8 talampakan ng lalim pero walang tubig. Doon na raw siya naaresto. Pero nakatakas pa rin daw at sumabit naman sa mga taling nakaharang sa nadaan ng convenience store kaya muling na corner. Dinala na si Ronald sa ospital at bantay sarado ngayon ng mga pulis. Paglabas ng ospital, diretso siya sa kulungan at sasampahan ng patong-patong na kaso. Paso na yung investigasyon ng kaso, nag-direct na po ng full of investigators to gather information para mapagsama-sama natin ang pagkumpleto natin yung buong istorya ng ano, pangyayari. Paimbestigahan po natin yan. Tatawagan natin din po si PNP Chief na po at titingnan po natin kung ano nangyari dyan. Alam nyo naman po sa ating gobyerno, no one is above the law. Kung talagang may lumabag sa batas, meron naman po investigasyon, paglilitis at pagpapalusa. Nico Wahe nakatutok, 24 oras. Ni-relieve na po ng General Trias Police ang dalawa nilang tauhan na isinasangkot sa pamumupo kay Ronald Campos. Ito'y upang pinyandaan ang investigasyon ng Internal Affairs Service ng PNP.